Naabutan ng news team ang anak ng veteranong action star na si Dick Israel na si Essex sa St. Peter Funeral Chapel kaninang madaling araw kasama sina Nadja Montenegro, Jeffrey Santos at Ines Veneracion. Bakas ang lungkot sa mukha ni Essex at hindi pa makapagsalita matapos bawian ng buhay ang kanyang ama sa kanilang pansamantalang tirahan sa Taguig mag-aalas 8 ng gabi kagabi. Si Ines ay isa sa mga naging daan para maabutan ang pansamantalang matitirahan ng pamilya nila Israel matapos masunugan ng bahay noong Hulyo. Siya rin ang unang nakatanggap ng balita. Nagulat ako. So ang ginawa ko, tinawagan ko na si Ate Nadja. Okay. Sabi ko, Ate Nan, sabi ko si ano, Kuya Dick, sabi ko patay na daw, so paano gagawin natin? Agad silang sumugod sa bahay ng aktor at nadatnan na itong walang malay. When we arrived kasi kanina, si Tats medyo cold and clammy na, so malamig niya. Well, I just looked dun sa airway niya kung may nakabara kasi may signs ng blood sa lips niya. So baka kung may nalunok o may in-spew out, wala namang nakabara. So umubo lang siguro talaga yung tao o nagkaroon lang ng dugo yung lips. Humihingi ng panalangin ang pamilya dahil bukod sa pagkamatay ni Dick, critical din ang kondisyon ng kanyang asawa. Si Tita ang natakbo sa hospital noong Wednesday night yata na because she had aneurysm. So she is in a coma right now sa ICU sa Makati. Ilalagak ang mga labi ni Israel sa St. Peter's Chapel sa Araneta Avenue mamayang gabi para sa mga kapamilya at kaibigan. Magkakaroon din ng schedule para sa public viewing. MJ Felipe, ABS-CBN News.